Grabe, ang ganda ng decals ito. Pure bronze tapos black. Nacho blisters na ito tapos IRC yung ginamit na gulong. Bulb type pa yung headlight natin tapos naka 12 and 32 watts na siya. Akala ko meter panel lang itong Raider, naka semi-digital na rin pala. Susian na may shutter. Dual overhead cam, 4 bulbs. Grabe talaga yung combination ng bronze sa black. Yun! What is up guys? In today's vlog, sisilipin natin yung pinaka-latest model ng Raider 150 CARB. Ito yung Raider 150 2023 Titan Black. And sa mga bago pa lamang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman ay welcome back. At sa mga di pa nagsusubscribe, ano? Mukha naman. Let's go. Magtatanong kung nasan ako ngayon, nandito ako ngayon sa Suzuki, gagalangin Tondo. Yan, ito yung address and contact number nila, lalagay ko sa inyo screen. Tapos ito yung FB page kung saan nyo sila pwedeng makontak yan, para masirip nyo na rin yung actual unit. At kung isa ka sa DC dito kumuha ng Raider, at ito mismo yung napupusuan mo. Ang kailangan lang namin dyan is one valid IDs and TIN number. Tapos kung sakali naman na gusto mo ng installment, ang kailangan natin dyan is two valid IDs, 1 month latest payslip or COE with compensation, tapos 2x2 picture. Kung nagbe-business ka naman, kailangan lang namin dyan is barangay business permit or business permit galing sa city hall, tapos 2 valid IDs and 2x2 picture. Sa mga delivery rider natin na gusto mag-upgrade into Raider 150, ang kailangan dyan is daily transaction for 1 month, tapos 2 valid IDs and 2x2 picture. Syempre, di pwedeng mawala yung lisensya na professional. Sa mga hindi nabanggit na pagkakitaan, pwede kayo mag-comment sa baba para masagot natin isa-isa. Tapos, sa mga hindi natin mapapansin, pwede kayo mag-comment sa pinaka-latest video para masirip natin. Okay, unahin na natin yung price. Yan, Raider 150 CARB 2023 model, same price na rin dun sa 2022 model. Yan, pero ito, ang price niya is 103,900, tapos down payment 85, and then monthly niya na 4,848. Yan, so sa mga magko-compute, no, times 36 months, no, na napakalaki ng interest, eh pwede nyo kunin yung pinakamababang term of contract na 6 months or 12 months. Yan, sa mga ayaw naman ng interest, di mag-cash na lang kayo. Okay, simulan na natin. Yan, sa headlight natin, meron tayong 12 and 32 watts na bulb. Yan, so hindi siya naka-LED. Compare kay 150 Fi, no, meron na siyang LED. Tapos yung auxiliary lights natin dito sa baba, meron siyang 3.4 watts. Yan, sa kabilang turn signals natin, meron itong tag 10 watts na incandescent bulb. Isa sa mga kapansin-pansin na nagbago is yung decals nitong Raider 150 na to. Ito is minimalist na masabi ko kasi konti lang yung design niya, kaso nga lang guhit-guhit. Unlike sa dati na isang buong decals to na kulay bronze. Headlight design parehas lang din naman doon sa 2022 model yan, so wala silang pinagkaiba, yung decals lang. Pagdating sa shocks na ginamit natin dito, naka-telescopic to sa harap, tapos naka-uniswing with monoshock naman sa likod. Ito yung front fender natin na plain black. And then, ito na yung pinaka-highlights nung Raider, yung cast or yung mags niya na kulay bronze. Braking system natin, parehas tayo naka-disc brake sa harap at likod. Take note, wala nga lang itong ABS or anti-lock braking system. Tapos, ang ginamit na caliper dito is Nissin caliper. Isa sa okay dito sa Raider 150 na to is naka-wavy disc brake na rin siya. Tapos, mas maganda yung stopping power ng mga naka-wavy disc brake. Gulong na ginamit natin dito is tubeless na IRC, tapos ang size naman sa harap nito is naka 7090x17, sa likod naman is naka 8090x17, yan, pares tubeless yan. Ito yung pinaka-aesthetics ng black na Raider 150. Ito sa gilid natin or yung cover side natin, plain black yung pinaka-pairings niya, tapos yung highlights na decals niya is combination lang ng bronze tapos silver. So kumonte yung pinaka-silver kasi dati malaki yung silver dito ng R150, ngayon is puro bronze na. Yan. Decals design natin, naka DOHC, 4 bulb, tapos Suzuki Advanced Cooling System. And since nasa engine specs na rin tayo, ang engine specs ito is 150cc, carburetor system, tapos dual overhead cam, 4 bulbs, and then air cooled dito. Akala ko dati naka, ano to, naka liquid cooled, pero ito advanced air cooled lang siya. Yan. Engine oil capacity nito is 1 liter, yan, so 1000ml. Eh nakakatuwa yung pinaka-itsura nung kanyang engine cover, ano, is naka-bronze na rin yan, pati sa harap naka-bronze na rin. Cover side decals natin nakalagay dito na Hyper Underbone, tapos R150, then wala na, plain black na pairings na.
levers natin parehas black. Tapos yun, yung kanyang clutch eh medyo malambot, tapos yung kanyang brakes medyo matigas ng konti. Andito yung switches natin, high and low beam, and then turn signals, choke, and then yung ating starting system na electric starter. And speaking of starting system, meron din tayong manual kickstarter. Eto. So kung sakaling maubusan ka ng battery, eh, pwede mong gamitin itong kickstarter na to. Sa panel natin, naka semi-digital panel na tayo. Yung RPM niya, yung RPM natin nandito. Tapos nandito yung odometer and speedometer. And then yung ibang mga basic na makikita sa ating panel nandito. Ito rin yung okay sa Raider kasi yung ignition natin meron na ring shutter. Yan. So hindi siya basta-basta malalaro ng mga makukulit na bata sa kalsada nyo, no? Kung sakaling wala kayong parking sa labas. No? Isa sa pinaka-okay na tunog ng muffler pagdating sa mga underbone eh, para sa akin si Raider 150 dahil tunog lahat ito, tapos malutong yung pinaka-tunog niya. Ay, actually parang tunog robot siya minsan, ano? And ito yung pinaka-itsura ng kanyang muffler. Yan. So stylish yung itsura ng muffler niya. Heatguard natin dito is naka chrome silver na rin, ano? So ang ganda. So upuan naman natin, eto yung pinaka upuan natin. Napakalambot ng upuan natin para sa rider. Tapos sa pillion din, no? Marambot din ito. Kaso nga lang nakapa-slant, ano? So dapat to nakadukdok yung pillion dun sa pinaka rider, no? Parang ganito. Bakit ko nasabing dapat nakadukdok, no? Kasi ito yung kanyang putres, no? Pang dukdukan talaga, ano? Sa taillights natin, eto, meron tayong 18 watts na braking taillight. Tapos yung kanyang turn signals is naka 10 watts na incandescent. Then wala na siyang additional plate light kasi nga open naman itong taillight natin. Pagdating sa quality ng rear fender natin, yan, so medyo matibay din ito. Nag-absorb siya ng shock, yan, so hindi siya basta-basta mababasag. Sa underseat natin, yan, siguradong walang magkakasyang kahit ano rito. So, ito, kahit pinilit mo to hindi nga rin ito magkakasya. Ang kasya lang dito is yung basic tools. Yan. Tapos, nandito nakalagay yung battery natin and then yung tanki natin. Tanki natin, meron tayong 4.2 liters na fuel capacity. And speaking of fuel capacity, meron itong 30 to 40 km per liter. Yan, syempre. Depende na rin sa rider's weight, traffic, and etc. Wala tayong underseat storage, pero meron siyang helmet hook. Yan, so titestingin natin kung babagay ba yung ating full face na spider helmet dito sa helmet hook na to. Yan yung position. Yan, so dalawang helmet hook, ibig sabihin dalawang helmet na pwedeng ilagay dito kung sakali na yan, maglalagay ka ng helmet or mag-iiwan ka ng helmet sa motor nyo. Ito yung aking service helmet na Spider Strike. Yan, pinaka-poging helmet ng Spider para sa akin Strike. Kung gusto nyong kumuha ng mga gantong klaseng helmet, eh, ilalagay ko na lang yung link dyan sa aking description. Tapos, big shoutout to Spider Philippines and Empty Helmets. Yan, para sa aking napakagandang helmet. Yan. So mga magtatanong kung ano yung bigat na itong Raider 150 natin is meron itong weight na 109 kilograms. Yan. Sa mga magtatanong naman kung gaano kataas yung seat height nito, is meron itong 764 mm. Ito, papakita ko yung video kung ano yung itsura nung nagkaka-height na 5'5 sa motor na to. Regarding sa ating ground clearance, meron itong 150 mm. Yan, from ground. Wala magiging problema kung sakaling nadadaan ka sa pinakamalaking humps na nagawa dito sa Pilipinas. Humps lang yung usapan guys, ah, hindi burol. Ha? Mamaya, padaan nyo sa burol to. Masira agad yung pinakailalim yun. Ulitin ko lang guys, address and contact number dito sa Suzuki Gagalangin Tondo. Ito, lalagay ko sa screen. Tapos yung FB page kung saan nyo pwedeng makuha yung mga ganito klaseng motor, ito na rin, lalagay ko sa inyong screen. Kung gusto nyo makita yung walkthrough dun sa red version na itong Raider 150 na 2023, silipin nyo lang yung channel natin yan. Ginawa natin ng walkthrough din yan gamit yung ating B50X na Akaso. That is it for this vlog guys. Maraming salamat sa mga nanood and don't forget to click the subscribe button. Also hit the notification bell para lagi ka updated sa mga repo updates and brand new series na nilalabas natin dito sa channel natin yan. So that is it guys. Awe na. Peace.